Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Marami tuloy na nakakapansin, mga Kaldab, na paiba-iba nga po raw ang suot ni Mengay, na kung saan may mga part po na nakikita nga pong walang tato si Mengay, tapos may part naman po na makikita na may tato, mga Kaldab. Ito po yung masasabi natin na wala nga po, di po ba? Hindi talaga mapapansin, o sabihin na natin, mga Kaldab, na talagang ito nga po ba yung hindi kinukunan? Ito nga po ba yung masasabi natin na private? Eh lahat naman po ng mga video nakatutok kay Mengay at kay Congressman Spotted. Ito po yung pinaka-latest na video, mga Kaldab, na kung titignan nyo naman po, parang hindi naman po masasabi nating close. Tapos sa susunod nga po, ipapakita ko naman po sa inyo yung prenup video nga po raw ni Congressman Spotted at ni Mengay. Pero doon, wala naman po talagang ka-close-close, mga Kaldab. Yung tipong nakakakilig, yung tipong mga kilig, yung hinahalik sa lips to lips, mga Kaldab. Kung ano bang po yung nakikita natin dati kay Alden at kay Mengay noong 2016, 2017, talagang ang laki. Kaya nga po, mga Kaldab, sa mga dumadaan po sa channel ko, sa mga nagsasabing mag-move on na ako, hindi nyo po kami masisisi kung patuloy po naming paniniwalaan ang Aldab Nation. Kasi, kumbaga, kami po saksi since 2015 na yung emosyonal, yung pag-uusap lang po nila Mengay, yung may halong talagang emosyon na sinasabi nga po sa mga mata nila. Although sinasabi ng iba na matagal na yan, nakalipas na yan, dapat mag-move on na. Di po ba? Pero papaano kami makakapag-move on kung ang nakikita naman po namin kila Mengay at kay Congressman Spotted, wala. Di po ba? Yung walang kakilig-kilig, walang magic. Totoo naman po eh, hindi po ba? Mga ilang netizen na nga po nagsasabi na parang ito yung ikakasal na hindi masaya. Parang yung mukha daw ni Mengay may luha nga na may mga bagay-bagay po, mga Kaldab, na sabi ko nga po sa inyo, mahirap pong tayong mag-react ng husto dahil magiging bitter lang po tayo. Ang ibig kong sabihin bitter, aani lang tayo ng napakaraming pangiinsulto, masasakit at maanghang, di po ba? Okay lang naman po yan, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, kapansin-pansin naman po na panaitingin nila sa camera, panaitingin nila sa mga pinupost o sa mga umiikot po. Pero gaya ng sinabi ko, depende na lang po ito sa pananaw ng iba. Depende na lang po ito sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, di po ba? Ang importante lang naman po, mga Kaldab, maging updated po kayo. Kung ano lang po yung mga nababasa, nakikita, napapanood, napapakinggan, chill lang po tayo. Hindi po ba? Ilan naman po yung importante. Sabi ko nga po sa inyo, napakarami po ngayong kumakalat sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook na sinasabing move on na nga po raw ang Aldab Nation, tapos na nga po raw ang boxing at may nanalo na. Hindi naman po tayo namimilit. At dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, lagi ko naman pong sinasabi, ano man po yung mga nagiging komento sa akin, pabor man o hindi, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Di po ba? Sabi ko nga po, depende na lang to sa mga magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan. Di po ba? Kaya chill lang. Marami kasi nagsasabi na bakit daw po karamihan taga ABS-CBN. Although taga ABS-CBN daw po si Congressman Spotted. Okay lang yan, mga Kaldab. Sabi ko nga, may mga updates po na mapapaisip naman po kayo, lalo na po sa iba. Nagsasabing tapos na yung boxing pero yung mga delulo na andyan pa rin. Okay lang naman po, yun naman po yung sinasabi nila. Basta sa amin lang po, mga Kaldab, hindi naman po kami namimilit eh. Sabi nga po ni Alden Richard, so ulitin ko lang po, kung saan daw po kami masaya, susuportahan din pa rin po daw niya. Kaya chill lang po kami. Hindi po ba? O wala namang pong problema kahit ano yung pagpilitan nila, kahit ano po yung sabihin nila, di po ba? Ang pinakamaganda lang naman po dito, yung
kumbaga, pasensya, di po ba? Habaan na lang ang pasensya, habaan na lang po ang pagtitiis, di po ba? Tignan na lang po natin kung ano na nga po ba ang kahihinatnan ng kasal serye na to, mga kaaldab. Gaya nga po ng sinasabi ko, may mga pagkakataon po na may mga bagay-bagay na kami lang po talaga ang nakakaintindi at nakakaunawa. Kaming mga true-blooded Aldab Nation. Na sinasabi ng iba, move on na, kasal na si Bengay. Wala naman po problema eh. Hindi po ba? Kung sa tingin po nila, yun po yung dapat, okay lang. Hindi po ba? Pero wala pa rin pong pilitan. Hindi po ba? Sabi nga po ni Alden Richards eh. Depende na lang po ito sa mga taong matatag, sa mga taong kampante. Di po ba? Well, ano na? Ano nang magiging istorya? Ano na magiging wakas ng kasal serye? Sa tingin nyo po ba makikinabang ang 8 Bulaga sa ginawa nila? Sa tingin nyo po ba ang TBJ aangat ang ratings dahil sa ginawa nila? Hindi, mga kaaldab. Wala naman pong nagbago. Wala naman pong, kumbaga, bagkos ay galit nga po si Henyo Master Joey De Leon dahil ginagaya nga po daw ang kalye serye. May mga pagkakataon po kasi na nakikita na to sa Tape Incorporated, di po ba? Although, gagawin nga po nila to, mag-iiba lang siguro ng mga segment, papaibahin na lang yung mga karakter, di po ba, na kinakatakutan ng 8 Bulaga o ng TBJ. Bakit? Dahil nga po ba nasa loob nila si Alden? Dahil nga po ba mawawala na si Mengay ng matagal? Hindi po ba? Real talk to. Pero may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion, mga kaaldab. Sa akin lang po, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, dun lang po tayo. Hindi po ba? Marami pong mga masasaya pang, kumbaga, kaganapan po ang iahatid pa po natin. Although, sa kanila po ito. Hindi po ba? Sabi nga po nila, yung kasalan na ganyan, eh hindi naman po talaga umayon kahit po ang tadhana, hindi po natuwa sa ginawa po nila. Di po ba? Talagang bumuhos ang bagyo. Di po ba? Sabi nga po ng iba, bakit daw po nagkataon dito pa sa 28 bumagsak ang buhos ng ulan. Di po ba? Gaya ng sinabi ko, depende po talaga yan sa tadhana. Ibig sabihin, hindi rin po sang-ayon ang tadhana. Di po ba? Hindi rin po talaga sang-ayon ang kung magkakalikasan sa naganap at nangyari. Kasi si Mengay at si Alden po talaga yung tinakda eh. Di po ba? Sila po talaga yung masasabi natin na tinakda ng tadhana. Tadhana ang naglapit, tadhana po talaga ang kumbaga nagpadikit po o pinagsama sila. Biruin nyo 2010 sa isang photos, medyo blurred pa. 2015, nakita sila, di po ba? Kaya nga po mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na kumbaga kapit lang, di po ba? Hindi naman po tapos ang laban, hindi naman po porket ng ganyan, susuko na po kayo. Hayaan na lang natin sila mga kaaldab, kung ano yung sabihin sa atin, kung ano po yung itawag sa atin, okay lang po yan, di po ba? Sabi ko nga, tuloy pa rin po, walang susuko, di po ba? Antayin na lang po natin kung ano nga po ba talaga ang magiging senaryo ng kasal serye, kung magtatagumpay nga po ba o hindi, di po ba? I-remind ko lang po sa inyo, wala pa rin pong pagbabago, wala pa rin pong masasabi na ito yung nagiging dahilan para bumigay kami, para bumagsak ang fandom ng Aldab Nation. Nagkakamali po sila. Ginagawa ko po ito dahil po nananatili po akong Aldab Nation. Siguro bibitiw lang po tayo kapag dumating na talaga yung tamang panahon na si Mengay at si Alden eh magsasalita na nga po. Di po ba? Pero gaya ng sinabi natin, may mga bagay-bagay po na mahirap magpaliwanag, mahirap magkomento. Pero darating din po yung point, mga kaaldab, na maiintindihan po din nila kung bakit po kampanting-kampante pa rin at matatag ang Aldab Nation. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung katotohanan, ha? Sa mga hindi naniniwala, sa mga nasasabing ganito ganyan, nire-respeto ko po yun at ginagalang. Walang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang.
Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.